So, yung kanyang gilid, medyo may space. So, lalagyan natin ngayon ng ibang halaman. 1, 2, 3, come on! Hello mga Happy Loves! Welcome back to our channel. Sa mga nagtatanong kung paano ko inaalagaan ang aking Nevada, ayan, so for today's video, magbibigay ako ng care tips kung paano siya lumaki ng ganito. Ayan. O sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe, like, and share my video. Care tips na gagawin sa ating Nevada. Mga Happy Loves, eto, lumaki na siya. So, medyo masikip na siya sa kanyang pot. Kailangan na natin ng medyo malaking pot. Eto. Ayan. So, parang ganito siya. So, perfect. Perfect siya sa kanyang bagong pot na lilipatan. Ayan. May mga nagtatanong sa akin na bakit daw mahirap silang mabuhayan ng Nevada. Actually, ito, isa din to sa hindi sensitive na succulents. Madali siyang alagaan, in short. Basta, maayos na yung kanyang soil mix, yung pot na gagamitin, well drained. Tapos, kung hindi pa stable ang kanyang roots, huwag muna natin siyang isa lang sa rain or shine. Sa pagtatanim nito, halimbawa, kagagaling lang siya sa garden shop, air dry. Actually, pag ilang piraso lang naman yung bibili nyo sa garden shop, madala nyo naman yun sa pagtsatsaga ng paglilinis ng kanyang mga roots para matanggal yung kanyang mga fungus. If ever, na yung soil na pinaglagyan sa kanya doon sa garden shop ay mayroong mga fungus. So, kailangan totally palitan natin ang kanyang soil mix. At mas maganda yung tayong gagawa ng ating soil mix at isigurado natin kung ano po yung mga compost at kung ano po yung sukat na ating ilalagay sa ating succulents. Ayun, sa pagmimix ng ating soil mix sa ating CNS, meron po akong video. Ayan, pwede nyo pong hanapin at pwede nyo pong pwede kayo makakuha ng idea doon kung paano po at anong sukat po ba dapat ang gagawin natin sa ating soil para sa ating mga CNS. So far, yung soil na ginagamit ko, okay naman po. Magaganda po yung tubo ng aking mga cactus and succulents. Ayan po. Sa video ito, mag-focus muna tayo sa Nevada. May personal message sa akin na bakit daw hindi daw siya makakabuhay ng Nevada at sana daw po gawan ko ng video. So, since ngayon, medyo hindi naman ako busy, so naisip ko na pagbigyan natin yung hiling ng ating viewer. Ang tips na aking maibigay at para magkaroon din kayo ng idea sa pag-alaga or para mabuhay yung inyong mga alagang Nevada, una po, soil mix. Ayun. Sa soil mix po, dapat mas marami po yung humus compare sa ibang mga ihahalo natin. So, if ever nagagamit kayo ng loam soil, hindi ideal ang loam soil sa cactus and succulents kasi pag nabasa po yung loam soil, matagal po siyang matuyo. Tagal niyang magstay na moist, which is hindi gusto yun ng mga alaga natin cactus and succulents kasi ayaw nila ng matagal nakababad sa basa. Maliban na lang kung stable na po ang kanilang mga roots. Halimbawa, ito pagkatanim nyo,
ilagay nyo lang po siya sa bright shaded area ng mga 3 weeks. So after 3 weeks, before that pala, diligan nyo siya after ng pagkaripat nyo, diligan nyo siya ng after 7 days. So after 7 days, ayan, mag-count ulit kayo ng another 7 days para diligan ulit. Pwede rin, kung halimbawa, i-check nyo kung medyo moist pa siya, pwedeng, ayun, mga 7 days or once a week. Pero kung well-drained ang inyong pot, pwede po kayong mag-delig ng every 3 days. I-check nyo rin po, kung talagang totally dry na siya, ayan, pwede kayong mag-delig. Water control. Diyan tayo lagi nagkakamali. Sa mga bago, yung pagkakatanim pa lang, didiligan nila kasi daw ano, naawa sila kasi sobrang dry. Ayun. So, ito kasi, kailangan niya ng maging stable muna ang roots niya kahit mga isang linggo bago mo siya diligan. Kasi pag halimbawa, pagkaripat mo pa lang nito at diniligan mo siya agad, yung water na mapupunta dyan, sisipsipin niya yun lahat. Okay? At mapupunta yun sa kanyang mga leaves. At may tendency na mag-ipon po yung water sa kanyang leaves at magkukos po yun ng smashy. So, maninilaw po ang kanyang dahon at yung kanyang ugat malalanta po. Kasi sinipsip niya lahat ang water na nilagay mo, which is hindi pa nag-heal ang kanyang mga pinagputulan ng kanyang ugat. So, once na may sugat ang kanyang mga ugat at dililigan mo siya, siguradong lahat ng water, sisip-sip yun kasi open pa nga po yung kanyang root. So, lahat ng water na ilalagay mo, sisip-sipin niya yun. At ito kasi, kahit na sobra-sobra na yung water sa kanyang katawan, sisip-sip pa rin siya ng sisip-sip hanggat meron. Cactus and succulents, wala po yan silang control sa katawan nila, sa mga leaves nila. Hanggat may water, sisip-sipin nila yan at magkukus po yan ng overwater. Kaya po, nagiging smashy ang mga leaves ng ating cactus and succulents dahil po yun sa pagiging overwater. Okay, ganito. May nagtanong din, if ever ba na ma-overwater ang ating succulents, may ano pa ba, may remedyo pa ba para magiging okay? Okay, yung sagot is, depende po yon. Halimbawa, may napansin ka sa kanyang bottom na dahon, diniligan mo siya, at may napansin ka sa kanyang bottom na dahon na medyo naninilaw na, smashy. So, tinanggal mo siya agad at hinugasan at inner dry, siguro may tendency na ma-survive mo siya or ma-save mo siya. Pero, kung yung lahat po na dahon niya is naging smashy na at pumunta na sa kanyang pinakadulo, sorry to say, pero deads na yon. Ayan, wala na tayong magagawa doon. So, yun. So, parang naging sobrang seryoso naman yung ating pag-uusap. Chill-chill lang. Ayan. So, kasi, may mga nagpo-post kasi, lalo na sa aking, sa aking group, sa aking FB group. So, mayroon akong members na mga 1,700 in group. So, may mga nagpo-post doon na kadalasan, yung kanilang mga succulents, ayun, na dead. Dead talaga. Kasi nga, yun, ang problema is na overwater. At ganito naman, pagkabili nyo ng mga succulents sa binggit man, or anyway, pag sa binggit okay lang yun kasi uprooted na yun. Pag nakabili kayo ng mga succulents or cactus and succulents dito sa lugar nyo or sa mga garden shop, required talaga po yun na palitan nyo ng soil mix, lupa. Kasi, lalo na yung nakalagay lang sa seedling bag, kailangan talaga palitan ng ng soil mix. Kasi, yung dating soil nila, pure siya na soil, wala siyang halo. So, nagka-clumps po siya. Pag binasa mo siya, mag-i-stick ang mga doon, ang soil, magiging malagkit, magiging buo. So, hindi mag-drain ang water, mag-stack lang ang water doon at
nagiging matigas siya. Kaya po isa po din 'yon sa ano, sa tendency na mamatay talaga ang ating cactus or succulents. Ayun. So, ngayon, ito iriripat natin sa medyo malaking pot. Okay mga happy loves, sa pag-aalaga po ng succulents, sa umpisa lang po mahirap, mga ngapaka lalo na pag wala kang idea. So, marami ka namang mapapanood ng mga iba't ibang care tips sa YouTube. Kaya po naisipan ko mag-video para po sa mga nagtatanong at mga walang idea kung paano alagaan o buhayin ang kanilang mga babies. Kasi po, kawawa naman na ano, bili ng bili tapos namamatay lang din. And so po, ito yung gagamitin ko sa pag bunot ng ating ito. Actually, madali lang po itong anuhin. Madali lang po itong tanggalin sa kanyang pot kasi well drain naman po yung kanyang soil. Ayan po. Tsaka ito pala, yung ugat nito, hindi masyadong malalim. Kaya hindi mo siya kailangang ibaon ng gusto sa kanyang lupa. Ayan po. Buhay na po ito. Riripat lang natin. Oh, ayan. Diba ang ganda? Pag halimbawa, mga tanim nyo na sa inyong bahay, eto mga ano, mga alaga nyo, hindi nyo na kailangan i-air dry kasi alam nyo naman eh, na okay naman yung soil na pinagtaniman nyo. Ayan, so ito na siya ngayon sa kanyang bagong pot. Since na kariripat lang natin sa kanya, huwag po natin siyang ilagay sa mainit na lugar. I mean, direct sunlight. Kasi nga, mag-a-adjust siya ulit sa kanyang bagong soil. So, yung kanyang gilid, medyo may space. So, lalagyan natin ngayon ng ibang halaman. Ito po, ilalagay natin sa gilid. So, bali ang gagawin natin dito, iriripat lang din natin to. Tokyo Sun. If you feel natin dito sa ating gilid ng ating Nevada na may space. Parang instead na pebbles ang ating ilagay, ito yung ilalagay natin. At the same time, nakakatulong po ito para hindi rin ma-overwater ang ating Nevada kasi may kaagaw siyang sumipsip ng tubig. Kasi nga medyo malaki ang ating pot. So, kung malaki ang ating pot, may tendency na marami siyang water na makukuha. Kung halimbawa ma-overwater natin siya. So, hindi siya agad-agad, hindi masipsip ng Nevada lahat na water kasi mayroon siyang ibang variety na kaagaw. Ayun. So, sa mga nagtatanong din na kung okay lang ba na ang kanilang mga succulents ilagay nila sa isang pot, parang dish garden. The answer is yes. Very big yes. Kasi mas maganda ngayon kasi nga nagkakaroon sila ng share sa pagsipsip ng tubig. So, instead na mapunta lahat sa katawan nila, makukuha ng ibang succulents na katabi nila. So, mas okay po yun. Ang kinaganda lang nitong Tokyo Sun na to, kasi ano siya, tumadami. Ang bilis niyang mabuhay, ang bilis niyang dumami. Kahit itusok mo lang siya, mabubuhay siya kaagad.
So, etong tokyosa na to, ito na sa gilid ng ating Nevada. Madaling mabuhay to. So, if ever, na pag lumago na yan siya, pwede siyang hayaan lang na parang naghahang, or pwede nyo siyang gupitin sa gilid para mag-form pa rin siya na hanggang sa shape lang siya ng inyong pot. May instant dish na tayo. Dalawa lang. Nevada and Tokyo Sun. So parang hindi lang makita ang beauty niya sa ano, sa camera, pero maganda siya sa personal. Ayan, maganda siya. Actually, maganda siya. Ayusin natin ha, na hindi siya ano, na hindi lumabas ang kanyang galamay. Ang kanyang part, hindi lumabas. Hayaan na natin siyang dyan na sa loob. Later na lang natin siya palabasin. Pagkusa na siyang ano, gumapang-gapang. Dyan muna siya sa may part na ano, na may lupa, ah, para mabuhay siya sa kanyang bagong pot. So, ayan na siya. Diba? Ito na ang ating na-repot na Nevada. At the same time, nagkaroon tayo ng dagdag idea or tips para sa ating Nevada kung paano ito buhayin at paano siyang lumaking ganyan. Ayan. Mga happy loves, thank you so much for watching my video. I hope you enjoy. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and you can share our video. At kung mayroon man kayong mga any suggestion or kulang na hindi ko nabanggit sa aking video, you can leave your comment down. Open naman po ako sa any suggestion or sa pag may mga request kayo about sa mga alaga nyo or sa inyong mga tanim na mga succulents and cactus, pwede kayong mag-DM, pwede kayong mag-comment para po masagot ko ang inyong mga question or ang inyong mga gustong malaman pa na ibang mga tips. Ano mga problema regarding sa inyong mga cactus and succulents, pwede nyo pong i-comment down below or pwede nyo i-comment sa ating comment section. And I hope to see you again on my next video. Thank you so much and God bless you all. Bye-bye!